channel. I'm going to start countdown. Magka-countdown ako. Kasi 10 days more, darating na si Mr. I'm so excited. I am really excited because it's 9 days! 9 days more since my husband will come back! Yay! Yay! 8 days more! 7 days to go! So today is June 10 and 6 more days to go! 5 days more! Okay, so it's 4 days more. 3 more days to go. 2 days more to go. Medyo hectic ang schedule ko ngayon. Hectic-hectican. Char. And actually it's June 14, 2019 and sobrang busy ako. It's already 4:15, nakagigising lang ni baby. And magmamadali ako, guys, kasi bukas na darating si Mr. Yes, bukas na siya darating and I'm so excited. So, is ang plano ko ngayon, gusto ko siyang i-surprise bukas. Oh my god, nahilo ko. Magpa-plancha ako ng buhok, guys, kasi medyo ang pangit ng buhok ko. Bukas yung dating niya, guys, bukas ng gabi. And may group chat kasi ako na Filipina wives in Turkey. Sa Facebook siya. And tinagtanong ako na kung ano ba yung any ideas, any suggestion na pang welcome surprise. Parang gusto ko siyang i-welcome surprise kasi sabi rin siya sa akin na mga favorite na pagkain niya. Kasi guys, meron siyang favorite na Filipino food, yung dynamite. Yung para siyang ano ba tawag doon? Basta yung dynamite, guys, masarap yun, di ba? Ewan ko kung alam niyo yun, yung parang ceiling, yung ceiling green tapos sa loob na lalagyan mo siya ng giniling na baka at saka ng cheese and i-roll mo siya sa parang panglupiang Shanghai pero ang pinagkaiba niya is meron siyang green chili ganun. Aalis ako ngayon. Makikipagkita ako sa Filipina friend ko, kay Clarissa. Hi, sis Gamarik. Gusto ko sanang tumingin ng mga balloons na parang pang-welcome. Ganun, welcome na yung may nakalagay na welcome. Gagawa ako ng leche flan para meron kaming dessert bukas. Kasi magdi-dinner kami, root kami. After 5 months, guys. Ngayon na lang ulit, bukas na lang kami ulit makakapag-dinner ng sabay. And hopefully, smooth and safe yung travel niya. Kararating ko lang dito sa bahay and hindi na ako, actually nakapag-video ako kanina ng wait kasi nagluluto ako, nag-prepare ako ng pagkain ni baby. Kasi kakain na siya. Alas 7 na dito. 7:30 na. So ayun, galing ako kanina sa bahay nila Clarissa and nagpasama ako sa kanya bumili ng balloon sana, yung letter balloons. Kaya lang wala kasi sila dito. So, ang inano ko na lang, pinadala ng biyanan ko, mga prutas. Kasi, sabi ng asawa ko, gusto nga doon niyang kumain. Nagpapabili siya sa akin ng mga prutas, which is strawberry, mga cherry. Ayan. May pinadalang mga dessert yung mama niya sa akin. Always naman, lagi naman ng ganyan yung mama niya. Laging nagpapadala ng mga dessert sa akin, fruits. I don't know guys, pero this past few days parang medyo nahihilo ako. Hindi naman ako puyat, hindi na kaya ako nagpupuyat ngayon. Ayun nga yung maganda, good news. Hello everyone. It's 1 o'clock here ng madaling araw. And di ba kanina nag-vlog ako, nahinto yun actually kasi sobrang nahilo ako. Alam nyo ba guys? Ay by the way, it's June 15 na ngayon. Nahinto yun kasi nahilo ako, sumama yung pakiramdam ko sobra. Alam nyo ba guys, tuwing pumupunta ako sa bahay ng, ay sa market ng biyanan ko, lagi akong, kumbaga kasi dito sa Turkey, meron din sila ditong parang usog. Yung pumupunta ako dun, guys, lagi ako nauusog. Hindi ko alam kung bakit. Kasi yung babae dun kanina, pumasok sa tindahan ng mama niya.
Sabi, ano daw, Chocuzel, Chocuzel daw, maganda daw ako, ganun. Imbis matawa ako, hindi ako natutuwa kasi naiinis ako kasi lagi ako sumasama yung pakiramdam ko, grabe. Tapos ngayon dumating yung biyanan ko, pumunta dito kasi alas 12 pumupunta dito yun. Pumunta dito, ayun, dinasalan ako. Okay naman na yung pakiramdam ko. Pero ang sumasakit pa rin yung ulo ko. Sabi ko nga sa asawa ko, pagdating niya dito, by the way guys, dadating na siya dito mamaya. Kaya actually 1 a.m. na ngayon. I'm done with the leche flan. Okay, let's check first if what happened to my leche flan. Okay. Ayan siya. Guys, I'm actually done with the letters. Ayan. It says welcome. And the house is so mess. Look. The house is so mess. And I already have the visitor, Alperen and Beza. Hi. And there's my daughter, Yaren. And she is trying to sneak out. Okay, galing kaming bazaar. Namili kami ng mga prutas kasi sabi nga ni Mr. na gusto nga din ng prutas. Look, guys. I don't know, ha? Ang hapde. Kakakamot ko. Anyways, magluluto muna ako ng pagkain ni baby. Then, I'm going to make a dynamite. It's already 6 o'clock here and nag-check yung asawa ko. Sabi niya, nasa airplane na daw siya. Nasa loob na daw siya ng airplane and waiting to fly. I'm so excited, guys. Hey, by the way, sabi nga pala ng ate niya, gusto daw makita ng ate niya, pupunta daw yung ate niya dito mamaya kasi gustong makita ng ate niya kung ano yung reaction ni baby pag nakita niya yung papa niya after 5 months. Umalis dito yung mister ko, ano pa lang si baby. 3 months na si baby nung umalis si papa niya, yung umalis ng daddy niya. And so, after 5 months, time flies so fast talaga. Biruin yung 5 months na nakakalipas, 5 months nang hindi kami magkasama. And 1 year, mag 1 year na ako dito sa Turkey and sobrang bilis ng panahon. If only I could post that time, I would. Anyways, it's already 11:45 na ng gabi, mamadaling araw na. And nag-message na pala sa akin si Mr. Ang sabi niya sa akin, nasa Istanbul na daw siya and nag-aantay na lang siya ng bus. Kaya lang, pagkadating niya daw dun, kakaalis lang daw 4 minutes before siya dumating dun. Kakaalis lang daw ng bus. So, kailangan niya mag-antay pa ng 40 minutes ata or 50 minutes. Mga 12 siguro aalis na yung barko. Yung bus and 3 hours yung biyahe daw eh. So, mga alas 3 pa siya nandito. Baka tulog na ako noon. Tapos na rin ako maglinis. Thank you, Lord. I'm done. Ay, hindi ko pa pala nalinis yung CR. Mamaya na lang kasi maliligo din ako. So, Ayan yung mga balloons. Nagkanda hulog-hulog nga yan kanina. And, ayan, baka pumunta dito yung ate niya. Antayin ko yung ate niya. Pumunta dito yung kasi magdadala ng pagkain. And, nag-message siya sa akin, sabi niya, gutom na daw siya. Sana daw may pagkain daw dito. Hindi kasi sinabi na naghanda ako. Pero, ang alam niya kasi, ang sabi ko, yung ate mo nagluto nung sarma. Sarma ka tatawag doon. Basta yun, dahon siya, tapos sa loob ng dahon merong bigas. Ay, may kanin. So, ayun. And, siguro ngayon, hindi muna ako maliligo, guys. Magpapinga muna ako ng onte. Kasi mag-aalas 12 na. Alas 12 kasi usually dumarating yung mama niya. So, antayin ko na lang dito. Hindi ko alam kung dito ba sila matutulog or what. Ayun, guys. It's 2:45 na and waiting na lang kami ni baby!
Ayan. Alam niyo, nagulat ako, guys, kasi nagising si baby. Parang alam niyang darating yung papa niya. Tapos talagang tumitingin-tingin siyang gano'n. No? Normally, hindi siya nagigising. Hindi talaga siya nagigising ng madaling araw. Matutulog siya ng 9 or 10 ng gabi. Magigising siya ng 8 ng umaga. Tapos nagulat ako ngayon. Nagising siya. Siya lang mag-isa nagising. And ayun, so papakita ko sa inyo yung handa ko para kay Mr. Ikaw ba?